ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Bawakwar, abaya hawa. Kalhalal, abaya hawa layang. Kalhalal, abaya hawa layang. Bahasa masyayak ya hawasay. Bahasa masyayak ya hawasay. Bahasa merekokadas. Bahasa merekokadas. Kwam yisalala Elda Oper Marlika Philippines. Kwam yisalala Elda Oper Philippines. Tawada abaya hawa. Tawada abaya hawa. Yaman. Yaman. Tapakan natin si masyayak ya hawasay. So bago tayo talakay itong chapter 33 to 34, batiin muna natin ang ating mga kapwa Remnant Hebrew Israelite na nandito sa bansang Pilipinas. Una sa lahat ay Pastor Leonard Cabasag sa Digos at sa kanyang mga elders at kay Mark na kanyang anak at sa kanyang asawa si Pastor Angie Cabasag. Diretso tayo sa Cebu, sa Toledo City, si Pastor Sabadya Ala at ang kanyang mga staff. Kumusta kayo dyan sa Cebu? At diretso tayo sa Ahoy. Ahoy, Iloilo, kay Pastor Melody Masohol. Kumusta kayo dyan, mga Remnant Hebrew Israelites sa Iloilo, sa Ahoy. At sa Llanganis, Lanao del Norte. Kay Pastora Corazon Castello, kumusta kayo dyan, mga Hebrew Israelite na nandito sa bansang una pangalan to ay Elda, the creation, panahon ng Arabiba. Tapos naging Ofer, napunta dito si Ofer, Habila at saka si Shiba. Tapos naging Harlika, tapos yung pumasok ang mga Kastila ay naging bansang Pilipinas. Ako sa pangalan ni King Felix the Second. So, mga Hebrew Israelite rin na nandito sa bansang ito dahil noong 721 BC, nilusob ng Assyrian Empire ng Israel at ang ating mga kanununuan ay dito napunta. Kasi kabisado nila dito dahil ito po ang kanilang kinuhaan ng ginto. Yung mga Iskaya tribe nandyan sa Bisayas ay sila po ang mga Hebrew Israelite na galing sa Israel na inutusan ni King Solomon. At ang Manasseh tribe talaga ang pinakamarami dito sa Pilipinas dahil ang Manasseh tribe ay sayaw ay tinikling o sa single dance. That's why ang Pilipinas ay karamihan talaga Manasseh tribe. Tapos may Manasseh tribe din doon sa Cuba. At yung may Manasseh tribe na napunta na sa Israel, dinala sila sa mga Edomite. Ay nako, buhay pa ba sila? Binumba sila ng Hamas? At saka itong bago lang, sumunod ang mga tribe of Dan, galing rin sa Africa. Nako, maubos. Gagawin na kayong pain ng mga Askinas, yung mga Hebrew, Israelite, Jewish, mga European. Nako, antayin natin, pasimasyay, kihawa siya na. Ibaba na yung heaven, yung earth, and new Jerusalem, doon na titira. Dahil dyan, awayan talaga ng Palestinian at saka yung mga sinagusitan, yung malahi ni Isaw. So yan, na nagkunwa rin Jew, pero pipi yan. Talagang banatan sila. Pero walang kalam-alam, akala ng mga Christian na itong Israel, yung nakatira dyan, totoo, hindi yan, pipi yan, mga anak ni Isaw yan, mga kapwa-puhan ni Isaw, mga Edomite yan. Edomite Jew yan. Dahil ang mukha ng mga Juda, mga Jewish, itim. Itim. So, it's sad to see. Dahil, ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari. Kasi, kaya nag-away yan dahil gusto nilang maalis yung Dome of the Rock at saka itayo yung Third Temple para upo yung Anti-Masyaya na sa Babylonian Bible, Antikristo. At maghari sa buong mundo. Yan yan. Then, pagkatapos dyan, bababa na si Masyayak na Rosyay, hatulan yung Anti-Masyayak, at bababa niya yung Heaven and Earth, and New Jerusalem. Kayo, hindi na tayo magtagal. Simula na tayo dito.
they learn about the book of Jubilee, chapter 33 to 34. Hanggang 50 ito. Kapunti na lang, 34. Alamin ang tungkol sa aklat ng Jubilee, kabanata 33 at 34. Yan po. Sunod-sunod yan. Kapag sinubayan nyo itong video nito, para na rin kayo nagbasa ng buong aklat ng Jubilee. Okay. Ngayon, wala si Pastora. Ibanggilin, ako na magbasa. Solo ko na ito lahat. Okay. So, Jubilee chapter 33, 1-23. Verse 1. At pumunta si Jacob at tumira sa timog ng Magdala-Grai. At siya ay naparoon sa kanyang amang si Isaac. Siya at si Lia na kanyang asawa sa bagong buwan ng 10 buwan. At nakita ni Reuben si Bilha, ang alilang babae ni Rachel na asawa ng kanyang ama, na naligo na walang takip sa isang lihim na dako. At pinagnasaan niya ito. Nagnasa si Reuben. At nagtago siya sa gabi. At umasok siya sa silid ni Bilha sa gabi. At nasumpungan niya itong natutulog ng mag-isa sa isang higaan na hubad. Ito si Bilha, pasawa ito. Nangangakit din ito kay Reuben. Eh si Reuben naman, babaero din. Ayan. At tuloy natin po ito. At siya ay sumiping sa kanya. At nagising si Bilha at nakita niya si Reuben na nakahiga. Nakasama niya sa higaan. At kanyang namalayan na wala pala siyang damit. At hinawakan siya ni Reuben at sumigaw siya. At si Reuben ay napahiya. At kanyang binitawan ang kanyang kamay at siya ay tumakas. Tumakas din si Reuben. At si Bilha ay nagluksa ng labis dahil sa bagay nito at hindi niya sinabi kanino man. Yan, yari si Bilha. Nasipingan ni Reuben. Yan. At nang bumalik si Jacob at hinahanap siya, ay sinabi niya sa kanya, hindi ako malinis para sa iyo, sapagkat ako'y marumi na, at hindi nakarapat dapat sa iyo, sapagkat ako'y sinipingan ni Reuben sa gabi, at ako'y nakatulog at hindi ko namalayan. At nagalit siya ko kay Reuben, sapagkat siya ay sumiting kay Bilha, sapagkat inilantad niya ang palda ng kanyang ama. Yan ang nangyayari sa mga ninuno natin, Lord. At hindi na siya sumiting ni Jacob dahil dinungisan siya ni Reuben. At tungkol sa sino mang lalaki na naghubad ng palda ng kanyang ama, ang kanyang gawa ay napakasama, sapagkat siya ay kasusuklaman sa harap ni Yahweh. Talagang, kasuklam-suklam talaga yung ginawa. Pero po naman, asawa ng kanyang tatay, kahit hindi niya nanay yon, pero asawa ng kanyang tatay, sinitingan niya. Ito kasi si Bilha, nanunukso din. Dahil dito ay nasusulat at itinilagal sa mga tapyas sa langit na ang lalaki ay huwag sumiping sa asawa ng kanyang ama. At huwag magbubukas ng laylayan ng kanyang ama sapagkat ito'y marumi. Siya ay walang pagsalang ay papatayin. Siya kasama ng lalaking sumiting sa asawa ng kanyang ama. At dahil
kanilang hiwisan ang lupa. So, pag ganyan palang gawain, pati ang lupa dinungisan pala. Ang bansa dinungisan. Ang anak nagsiping sa asawa ng kanyang tatay, kahit hindi niya nanay yun, dahil may isang asawa si Jacob, iriskituhin niya dahil asawa sa kanyang tatay yan. At walang dapat magiging marumi sa harap ng ating alahayam sa lupain ng kanyang pinili para sa kanyang sarili bilang pag-ari. We are ownership of our Abba Yahweh alahayam, ang bansang Israel. At muli ito ay nasusulat sa ikalawang pagkakataon. Sumpain ang sumiping sa asawa ng kanyang ama sapagkat inilantad niya ang kahiyan ng kanyang ama at ang lahat ng mga banal ni Yahweh ay nagsasabing, kaya nga, kaya nga, yan. At gawin mo, Moses, utusan mo ang mga anak ni Israel na huwag gumawa ng karumaldumang sa harap ni Yahweh. Karumaldumang talaga yan. Sipingan mo ang asawa ng iyong tatay. Sapagkat ito ay may masamang parusang kamatayan. Ah, may death penalty. At sa mga taong gumawa nito, ngunit sila ay papatayin at babatuhin ng mga bato hanggang sa mamatay. Death penalty, babatuhin hanggang mamatay. Sapagkat ang sino mang gumawa niyan sa Israel ay hindi pinahintulutang manatiling buhay kahit isang araw sa lupa. Pagwas mahuli ka nung araw na yon, talagang babatuhin ka hanggang mamatay. Hindi ka pahintulutang magkinabukasan pa. Dahil yung araw na yan, kahit isang araw, hindi ka talaga dapat buhayin. Sapagkat siya ay kasuklam-suklam at marumi. Grabe. Grabe yung biro mo. Ngayon, tuloy. At huwag nilang sabihin, si Ruben ay pinagkalooban ng buhay at kapatawaran pagkatapos niyang sumiping sa asawa ng kanyang ama. Kahit siya, kahit na siya ay may asawa. At ang asawa ni Jacob ng kanyang ama ay buhay pa. O si ano? Si Bilha. O bakit hindi sila pinatay? Eto, may reason. Sapagkat sa panahong iyon ay wala pang ordinansa at paghatol ayon sa batas at hindi pa nahayag ang kabuuan para nito. Ngunit sa iyong mga araw, Moses, eto na, panahon na ni Moses, ito ay inihayad na bilang batas. At isang walang hanggang batas para sa mga salinlahi na walang hanggan. Panahon ni Moses, talagang declaration na babatuhin hanggang mamatay ang nagsiping sa kanyang asawa ng kanyang tatay. Panahon na yan, wala pang ordinansa kasi. So, napatawad pa ang dalawa, si Ruben at saka si Bilha. Verse 17, at sa ganitong pagkakasunod-sunod ay walang kapatawaran para doon. Ngunit pareho silang mabubunot mula sa gitna ng bansa. Sa araw na ginawa nila ay papatayin sila. Yan. Hindi nga abutin kinabukasan eh. At gawin mo, Moses, isulat mo ito para sa Israel upang kanilang matupad ito. Kasama ito sa tura. At gawin ang alinsunod sa mga salitang ito. At huwag magkasala hanggang sa kamatayan. Dahil si Yahweh na ating alahayang ay hukom ng lahat. Sino ang judge? Sino ang hukom? Si Yahweh na ating alahayang. Papatayin talaga. Verse 19, at sabihin mo sa kanila ang mga salitang ito ng tipan upang kanilang marinig at masunod at mag-ingat sila upang hindi malipol
at maalis sa lupain. Yan. Kaya lang naalis ang ating mga ninuno doon kasi nakagawa ng ganito. That's why napalayas. Ngayon ang pumalik, ito ng mga European. Dahil dito ay isang karunihan at isang kasuklam-suklam ang gumagawa nito sa lupa at hindi nakalulugod sa ating alahayan. Hindi talaga nakalulugod. Grabe. Pero mo, yung sikat, the another wife ng papa mo, silipingan mo, dahil nagpapakita ng motibo, kahit na dapat umiwas, itang rumin rin, babae na din eh, may asawa naman siya. Verse 20, at wala nang higit pang kasalanan kaysa pagkikiapin na kanilang ginawa sa lupa. Dahil ang Israel ay isang banal na bansa kayahawa na ating alahayam, at ito'y isang bansang mana at isang bansa ng mga saserdote at maharlika. At para sa kanyang sariling pag-aari at ang ganyan ay hindi dapat magkakaroon ng karunihan sa gitna ng banal na bansa. Hindi na dapat talaga. At nang ikatlong taon itong kaanim na linggo, si Jacob at ang lahat ng kanyang mga anak ay umaon at tumira sa bahay ni Abraham malapit kay Isaac ng kanyang ama at Rebeka ng kanyang ina. Yan. Kapitbahay na sila. Papatay ng nanay niya. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Jacob. Ang panganay ay si Ruben na babaero. Si Simeon, si Levi, si Judas, si Issachar, si Zebulun. At ang mga anak ni Lia, yan ang mga at ang mga anak ni Raquel, si Jose, si Binamen. At ang mga anak ni Bilha, itong Igat, si Dan, at saka si Niptali, yan ang anak ni Igat. At ang mga anak ni Silpa, si Gad, at saka si Aser. At si Dina, na anak ni Lia, ang kaisa-isang anak na babae ni Jacob. At sila ay naparoon, at yumukod kila Isaac at Rebeka. At nang nakita nila sila, ay binasbasan nila si Jacob at ang lahat ng kanyang mga anak. Binasbasan sila sa dulo. At si Isaac ay nagalak ng labis, tuwa ang dulo. Sapagkat nakita niya ang mga anak ni Jacob, nakita niya mga apo na kanyang anak at sila ay pinagpala niya. Tuwa ang lolo, nakita niya mga apo niya. Kasama na daw ang babae roon, yung panganak. Ah, ito. Itong katuweran ni Ruben, ha? Ito. Antipan ni Ruben. Kabanata, chapter 1:37-41. Ito. Pakinggan natin sa ni Ruben, ha? Nga babaero. Verse 37. Sapagkat kung hindi ko nakita si Bilha na naligo na walang takip, hindi sana ako mahulog sa malaking kasalanan ito. Alam mo yung mali. Natukso talaga siya. Dahil iniisip ko ang kahubaran ng babae. Hindi ako pinahidulutang matulog hanggat hindi ko magawa ang kasuklam-suklam na bagay. Hindi siya makatulog eh. Kasi nakita niyang naligo na hubad doon sa liblib na lugar. Pagdating na hindi niya makatulog. Hindi, gabi yung tulog na hindi siya makatulog. Kasi yung damdamin niya, nakita niya eh. Yan. Sabi niya ko, hindi lang niya nakita ang naligong huba na walang takip, hindi sana siya mahulog sa ganitong kasalanan, kasamaan. Sabi ni Ruben. Verse 39, sapagkat si Jacob, ang aming ama, ay pumaroon kay Isaac na kanyang ama nang kami ay nasa Eder, malapit sa Efrata, sa Bethlehem. Si Bilha ay natulog na hubad sa aming silid. Kasi sa bahay lang sila eh. Kaya nang ako'y pumasok at nakita ko ang kanyang kahubaran. Nakita naman. Maliban sa naligo, ito nakita na nakahiga. Ginawa ko ang karumaljuma na hindi niya nalalaman
At iniwan ko siyang natulog. Ay, ba't kasi? Paano kasi nagubat na siya? Oo. Sana siya nagubat. Oo, yan ang problema eh. Hubat kasi. At kaagad, ang isang anghel ni Alhayam ay nagpahayag sa aking ama tungkol sa aking kasamaan at siya ay dumating. Nagdaramhati para sa akin at ang aking ama na si Jacob ay hindi na sinitingan ay hindi na sumiti kay Bilha. Hindi na sinitingan si Bilha. Naturo kasing hubat tapos naligong hubat. Una doon nakakita si Ruben naligong hubat. Tapos naturong hubat. Ayun. Matintan eh. Ito namang Ruben, hindi rin makapagpigil. Mahina din siya naman. May mali din siya. Pareho silang dalawa may mali. Ito namang isa din makapagpigil. Asawa ng tatay niya yan. Tapos ito namang babae, sadyang nanunokso yun eh. Nangangakit. Oo, nangangakit. Nanintal. Ikaw po, nagpapintal ka po. Oo, yan. Ah, dito sa pansinin mo ha, sa Genesis to ha, sa ano to, King James Version. Tingnan mo ang paano, yung kay Ruben kanina, sa Testament ni Ruben. Ito naman, sa King James ha, sabi rito. At nangyari samantalang tumahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay umaon at sumiping kay Bilha na babae ng kanyang ama. At ito'y nabalitaan ni Israel, labing dalawa ang anak ni lalaki ni Jacob. Pero mo ang version dito ha, na babae ng kanyang ama, hindi binanggit na asawa, samantala doon sa kay Ruben na testamento at saka sa Jubilee, asawa ng kanyang ama. Ito, ano kasi yan? Babae ng kanyang, para bang kinawala, ito si Bilha, kapit lang pala ni Israel to, ni Dito. Parang tinakpan lang nila. Maling version talaga to, maling version. Mali nga version to. Itong King James, mali. Oh? Sa father's concubine, yan na yung concubine, kabit. Oh? And it came to pass when Israel dwelt in the land, that Ruben went and lived with Bilha, his father's concubine. Oh, pupunta tayo sa ano, ha? Itong version na ito, ha? Genesis 35:22, punta tayo sa original Bible. Yung Hebrew nga matranslate natin ng Tagalog o English. Ito ha. Ito yan ha. Genesis 35:22. Anong sabi ito? At si Yashalala ay tumahan sa lupain yaon. At si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha na asawa ng kanyang ama. Oh, first, ito yan ha, original Bible to, gitranslate natin sa Google Translator ng Tagalog. Sa English naman ha, and Yasharala dwell in the land and Ruben went and lived with Bilha, his father's wife. Pero doon dito sa King James, his father's concubine. Mali, tinan mo. That's why na, yung mga Christian, pwede lang pala mag-concubine tayo, magkabit-kabit. O si Jacob nga, may kabit eh, si Israel eh. Hindi yan ang nakasulat sa original, hindi concubine. Kita mo ha, nanonood kayo sa internet. Pinaglulok tayo sa version King James ha. Sabi nyo King James, okay, ano okay? May iron nyo yung King James, oh. Father's concubine. Samantala ito. And Yasharala dwell in the land. And Ruben went and lived with Bilha, his father's wife. Hindi concubine. Who was his father's servant? And Yasharala knew this. And they were 12 sons of Jacob. Yan. Translate literal yan ha. Ito. Yasharala. Pag-English mo yan, Israel. At si Yasharala ay tumahan sa lupain yaon.
At si Ruben ay lumaon at sumipi kay Pilha na asawa ng kanyang ama. Hindi sinabi kabit o babae ng kanyang ama, asawa. At alipin ang kanyang ama. At nalalaman ito ni Yasharala at may labing dalawang anak na si Jacob. Huwag na ang anak ni Ron. Ngayon dito tayo sa Yasharala. Sa English. Ano mang English, ha? Ito ha, pansinin mo ang English. Israel, o? Israel. Ano ito si Is? Si Is? Si Ra, sino yan si Ra? Sino ito si El? Na plus by plus by plus equals, ito Israel. Ito yung bansang Israel ngayon na nagbira sila ng Palestinian. Ayan. Ang tama talaga, Yasharala, hindi Israel. Kasi ang Israel, sino yan? Ah, tingnan natin si Is. Si Is. Sino yan siya? Fallen angel. Ngayon, eto. Sino yan si Ra? Oh, sino yan si Ra? Fallen angel ng ulo ay Perigo. Oh, Perigo ang ulo, si Ra. Si Amin Ra. Sino yan si El? Sino yan si El? Yan. The Canaanite God El. Noong 1300 BC. Yan si El. Israel. Si Is, fallen angel. Si Isis. Si Ra, si Amin Ra, si El. Yan ang ano, tingnan natin ang ano ha, ang El. Dito tayo sa Tagalog. Ano ang ibig sabihin ng El sa Egypt? Si El ay Diyos araw. Oh, sun god para si El. Sa mga Syriano, mga Egyptyo at mga Semite ay pinahayag ni Yete na walang iba kundi si Set at si Set. At si El, ang sinaunang Saturn. Ang Israel, siba ay isang Egyptian ng Diyos, kapareho ng Chaldean na si Baal. Bel. Kaya siya arin ay Saturn. Israel, tatlong fallen angel. Dapat tawagin natin sa original, Yasharala. O yan. Ngayon, tinan mo ha. Ah, si Israel, sino yan? Mga Europeans na nagkunwaring Hodyo. Ito yan. Sila ngayon nagtipagira. Ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Ayan, oh, European Israel. Ito namang flag. Oh. Ayan, mga Israelite na mga piki. Ah, tingnan mo. Sino ba ang Diyo talaga? Ito ang mga Diyo. The Diyo named black. Pero but became back white. Dahil ni Esau to, mga Edomites to. Sila kumalik. Ito ang totoong Diyo. Itin. Saan naman siya? Ngayon, linta sila stock market. Edomites occupied Israel. Ito yon na pinangunahan ngayon ni Benjamin Netanyahu. Dinumba nila ang Gaza. Bakit ganun yon? Kasi gusto nila madurog ang Dumdarak kasi itayo ang 13th force ng Israel. At poupo doon ang anti-Masyaya na sa Peking Biblia ang Antikristo. At siya ang mamuno sa buong sanlibutan in one world government, one world currency, and one world religion. Yan. Siya yung lapastangan na walang katulad. Ako po dito. Ayan. Kawawa ang Palestinian. Kawawa. Kung magtanong kayo, saan kayo panik? Palestinian o Piting Israel? Siyempre Palestinian ako. Mga apo ni Abraham yan eh. Mga Arabo. Si Ismail, may dalawang prinsipe. Labing dalawang prinsipe. Mga iba-ibang bansa. Tapos, si Abraham, anak ni Kitura. Anin. Puro Arabo. Islam. O tingnan mo ang tawag ng mga Muslim. O Allah, Allah, Ba'ala. Ang atin, o Alahayam. Sin. Kaya ang mga Christian ito, God. Sino yung si God? Si God rin, si Satan niya. Pangatlong fallen angel yan sa limang Lucifer.
Kikon, Asbel, Gadlel, Sgitla, Pininoy, Kasadya. Ang apat na pulling angel na lalabas sa ilog ng Prates, pag matuyo, si Kikon, Asbel, Pininoy, Kasadya. Pero si Gadlel, nasa butong respect. Paglabas doon, patayin niya to witness. Tapos, upo na siya dyan sa piking Israel. Sa piking mga Israelita. Piking bansa. Tatayo na niya ang 13-4. Yun ang nangyari. Ang pinakaugat talagang labanan dyan, itong doon. Nagsimba ang mga Islam, Islamic. Binastos ng mga Israelita. Kasi magkatabi lang doon sa ano eh. Patid eh. Siyempre, nagagalit ang Palestinian. Yung may baro sila mga Hamas na mga grupong mandirigma ay pinumbang Israel. Eh, sinong kasalanan dyan? Piking Israel! Mas doon ako pumamig sa Palestinian. Piking naman yan, hindi naman ako. Ito, mga piking naman ito. Ito ang tama talaga. Yasharala. Oh, Yasharala. Huwag yung word Israel, kasi pag Israel, si Isis, si Raphael, yan, eh, calling Indian yan, tatlong calling Indian. Yan. Oh, Yasharala, oh, Allah. Oh, ibig sabihin ng alhayang powers. Pag power lang, Allah. Oh, Yasharala, Allah. Allah, power. Yasharala Allah. Powers. Alahayam. Yasharala Allah. Pwede rin ganito. Ito si May. May ano ito. Masapi. Ito pwede. Same na yan. Yasharala. Tuloy tayo. Jubileo chapter 34 verse 1 to 21. At sa ka-anim na taon ng linggong ito, ng ika-apat na pong apat na jubileo na ito, ay sinugo ni Jacob ang kanyang mga anak upang pastula ng kanilang mga tupa. At ang kanyang mga lingkod na kasama nila sa mga pastula ng Sikem. At ang pitong hari ng mga Amoryo ay nagpipisan laban sa kanila upang patayin sila. At nagpupubli sa ilalim ng mga punong kahoy at upang kunin ang kanilang mga hayop na pinagkahuli. Yan. At si Jacob, at si Levi, at si Huda, at si Jose ay nasa bahay na kasama si Isaac na kanyang ama sapagkat ang kanyang espiritu ay namamanglaw at hindi niya sila maiwanan. At si Benjamin na ang bunso at dahil dito ay nanatili sa kanyang ama. Bunso kasi nandito si Benjamin eh. At tumating ang mga hari ng Takbo at mga hari na si Arisa at ang mga hari na si Ragan at ang mga hari ng Selo at ang mga hari ng Gaas at ang hari ng Bitrohon at ang hari ng Maalki Saker at lahat ng nanirahan sa mga bundok na ito ay nanirahan sa kagubatan ng lupain ng Kanaan. Yan. At kanilang nahayag ito kay Jacob na nagsasabi narito ang mga hari ng mga Amoryo ay pumaligid sa iyong mga anak at sinamsam ang kanilang mga bakahan. Nagbalita ito. Ano? At siya ay tumindig mula sa kanyang bahay. Siya at ang kanyang tatlong anak at ang lahat ng lingkod ng kanyang ama at ang kanyang sariling mga lingkod. Sila yumaon laban sa kanila na may 6,000 lalaki kalaban nila at may dalang tabak at pinatay nila sila ng mga pastura ng Sikem. Yan, nila na to, ha? At hinabol nila hinabol nila ang mga tumakas at pinatay nila sila sa talim ng tabak. At pinatay nila sina Asisa, Arisa, si Takbo, si Ari, si Sarigan, si Silo, at Amar,
Amang Sker at si Gaas. At nabawi nila ang kanilang mga kawan. Nabawi. Yan ang nangyari doon. At sila ay nanaig sa kanila. At nagpataw ng buhay sa kanila upang sila ay magbayad ng kanyang mga na kanya, sa kanya ng buhay. Limang bunga ng kanilang lupain. At sila ay nagtayo ng rover at tamnataris. At sila ay bumalik na payapa at nakipagpayapaan sa kanila. At sila ay naging kanyang mga lingkod hanggang sa araw na ang kanyang mga anak ay lumusong sa Egypto. At sa 7 taon ng linggong ito, ay sinugo niya si Jose upang malaman ang tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kapatid. At mula sa kanyang bahay hanggang sa lupain ng Sikim, at natagpuan niya sila sa lupain ng Dothan. Inutusan ni Jacob si Jose. Tingnan yung mga kapatid niya doon nagpapastor ng ano doon sa Sikim. Pero natagpuan niya doon para sa Dothan. Ito. At sila'y nagtakse kay Jose. Yung mga kapatid ni ano, nagpinangunahan ni Simeon niyan. Kasi naingkit sila kay Jose. At gumawa ng isang pakana laban sa kanya upang siya'y patayin. Ngunit nagbago ang kanilang isip at ipinagdili siya nila siya sa mga lakal ng na Ismailita. At kanilang dinala siya sa Egypto. Sa kanilang pinagdili sila kay Putipar at sa bating ng paraon. Ang pinuno ng mga tagapagluto, pare, at sa lungsod ng Ilew. At ang mga anak ni Jacob ay nagpatay ng isang batang kambing at niluglog ang baraba ni Jose sa dugo at pinagdala kay Jacob ng kanilang ama noong 10 ng 7 buwan. Ano nangyari? At sila ay nagluksa sa buong gabing gaon sapagkat binala nila ang kanyang mga sa kinahaponan na siya ay nilagnat na nagdalamhati sa kanyang kamatayan. Siya pala patay na susi. At kanyang sinabi, isang masamang hayop ang lumamon kay Jose. At ang lahat ng mga membro ng kanyang bahay ay nagluksa kasama niya sa araw na yon. At sila ay nagdalamhati at nagdalamhati na kasama niya ang lahat. Akala kasi nila patay na talaga sa si. Itong mga kapatid kasi na nainggit, lalo na pinungunahan ni Simeon, inggit na inggit talaga siya kay Jose. Mahal kasi ni Jacob si Jose sa kanilang lahat. Inggit, papatayin, mabutal, bagong Jose, binita na lang sa Ismailita. Nandun, napunta si Egypt si Jose. At yung dabalaban ni Jose, nilubog sa dugo nung batang kambing na pinatay, sabi niya, nilamon ang anak mo sa masamang hayop at napatay. O nagdalamhati sila. Pero itong mga kapatid niyang lalaki, alam nila ang totoong nangyari. Ikagagawa nila eh. Pero ito lang natin. At ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsitindig upang aliwin siya. Ngunit siya ay tumanggi na aliwin dahil sa kanyang anak. Ito tayo, gagawa rin na ito, patay si Isidro. Ang totoo, hindi naman patay eh. I mean, eh, si Jose naman, si Jacob naman, parang yung nalungkot talaga. Si Pim, pinakamahal. Tapos ang nangyari, nilagnat pa. Kasi isang problema kasi sa mga magulang, kung mayroon kang mahal na anak, dapat pantay ang pagmamahala. Mahal na si Jose. Yung iba naman, malmahalan lang si Jose. Diba? Siyempre, naingit lang. Malmahalan lang kami. Si Jose talaga yung pinakamahal. Naingit talaga. May problema din sa Jacob. Kasi si Jose, anak ni Raquel, na mahal ni ano? Mahal ni Jose, si Raquel. Ito rin natin. At sa araw na iyon, ay nabalitaan ni Bilha, itong wagon, na si Jose ay namatay na. At siya ay nagdalamhati sa kanya at siya ay namatay. Namatay. Sa lungkot.
At si Dina rin, na kanyang anak na babae ay namatay. Pagkatapos na si Jose ay namatay. Nakakala kasi ni Dina at saka ni Ligilhan na talagang totoong patay si Jose. Nalungkot siya. So sobrang lungkot, namatay si Bilha. At pati si Dina na anak ni Jacob na nag-iisang babae, namatay din. Na-stress. At dumating ito sa tatlong pagluksa sa Israel na isang buwan. At kanilang nilibing si Bilha. Yan, nilibing na ang wagon. Nasa dapat na bibigyan niya ni Raquel. Oh, sa tapat bibigyan niya rin. At si Dina rin na kanyang anak na babae doon nila inilibing. Nagtapos ng wagon. Ito naman babae Roren. Alam naman niya. At kanyang tinanggihan si Jose. At kanilang tinangisan si Jose ng isang taon. Oh, 1 year talaga nagtangi sila. At hindi tumigil. Sapagkat kanyang sinabi, bumaba ako sa lipingan na nagdalamhati sa aking anak. Mabuti lang si Jacob, si Israel, si ano, Yeserala, ay hindi na, ano, hindi na matay sa sobrang lungkot. Nagtangi siya ang bibi niya, pero si Bina at saka si Dina namatay sa sobrang lungkot nga namatay si Jose. Pero ang totoo, hindi naman namatay. Kagawa ng mga ingit ng mga kapatid, ito, verse 11, dahil dito ay tinakda para sa mga anak ni Israel na kanilang pagdalamhatiin ang kanilang mga sarili sa 10 ng 7 buwan sa araw na ang balita na pagbalu o pagpaluha sa kanilang ama para kay Jose. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay gumawa ng pagbayad sala sa handog para sa kanilang sarili at sa isang batang kambing sa 10 ng 7 buwan, minsan sa isang taon, para sa kanilang mga kasalanan sapagkat sila ay nagdalamhati sa pagmamahal sa ng kanilang ama tungkol kay Jose na kanyang anak. Nagdalamhati, nagsisi dito mga kapatid na totoo, buhay naman si Jose, nasa Egypt eh, pero dalamhati siya. Sorry sa kasalanan namin, may handog sila. Kasi ang kapatawaran sa kasalanan noon, paghahandog noon. Verse 19, at sa araw na ito ay tinakda upang sila ay magdalamhati doon para sa kanilang mga kasalanan at para sa lahat ng kanilang mga pagsalangsang at para sa lahat ng kanilang mga kamalian upang kanilang linisin ang kanilang mga sarili sa araw na iyon, minsan sa isang taon. Yan ang nangyari sa kanila. Verse 20, matapos na matay si Jose, ito na, yung totoong namatay na si Jose. At ito ang mga pangalan ng mga asawa ng mga anak ni Jacob. Ang asawa ni Ruben na babaero ay si Ada. Ada. Ang pangalan ng asawa ni Simeon ay si Alba na isang kaninyo. At ang pangalan ng asawa ni Libby ay si Melka. Sa mga anak ni Aram, na binhi ng mga anak ni Dera, ng grandolo nila. At ang pangalan ng asawa ni Huda ay si Bituel, na isang kananiyo. At ang pangalan ng asawa ni Isakar ay si Isaka. At ang pangalan ng asawa ni Simulon ay si Liiman. At ang pangalan ng asawa ni Dan ay si Igla. At ang pangalan ng asawa ni Niptali ay si Rau na taga Mesopotamia. At ang pangalan ng asawa ni Gad ay si Malak, Maka. At ang pangalan sa asawa ni Asher ay si Ihuna. At ang pangalan ng asawa ni Jose ay si Asinat na taga Egipto. Yun. At ang pangalan ng asawa ni Binamin ay si Ihasaka
Apan si Isi si Ruben, at si Simeon. At ang si Isi si Simeon, at kumuha ng dalawang asawa. Habakat po na lahat. Mula sa Mesopotamia, na gaya ng kanyang mga kapatid. Yun pala. Ang mga kapatid ko, nag-asawa ng dagdag. O magdagdag din ako. Gaya. Pero dito ngayon, di pwede. Magreklamo yung unang asawa. Ayaw magpadagdag eh. Ato, compare natin ha, Genesis chapter 45, verse 1 to 9. Sa Genesis tayo, ito sa 66 po. Hindi na napigil si Jose ang kanyang damdamin. Gobernador sa Egypt na panahon ito. Kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod sa Naroon. Nang siya ay nalaman na Naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo. Kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulang pang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Gobernador na pala itong kapatid natin bininta na ating tinakawawa. Gobernador na pala na ito. Ayan. Pero sabi ha, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit sila at nagpatuloy siya ng pagsalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang alahayam ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating, at walang anihin sa bukirin. So yung pangyayari, pinadala si Jose doon para maging gobernador. 7 taon na sa gana, pinag-ipon siya ng mga pagkain lahat, nag-imbak siya, para pag after 7 years, sunod ang 7 years, tagutom na, marami ng stock. Eh kung wala si Jose lang nakapag-isip yan sa pamagitan ng panaginip eh. Now that's why, sinabi ni Jose sa kanyang kapatid, huwag niyo sisihin sarili niyo. Hindi kayo ang si alahayam ang nagpadala sa akin dito. Ano, dagdag pa niya, inauna ako rito ng alahayam upang huwag malipor ang ating lahi. Kasi wala na siya nagkakainin, nagutom eh, 7 taon eh. Kaya hindi kayo, kundi ang alahayam ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayanan, at tagapamahala ng buong Egypto, gobernador eh, parang katumbas na ng prime minister. Sinabi ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng alahayam sa buong Egypto. Sabihin ninyong tumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Yun ang purpose na may mga masamang mangyayari na sisibol, mga kapatid, ganit sa akin. Pinagkanulo ako, pinapi ako, pero hindi. Niloob ni Aba Yahawa para makarating siya doon at maging gobernador, makaimbak ng maraming pagkain. Pagdating ng tagutong, may stock na pagkain. Yun ang purpose doon. Ngayon, dito tayo kay Tatipan ni Ruben, Kabanata, chapter 1, 19 to 21. Ito na, dumating na si Jacob sa Egypt. Verse 19, at sa gayon, si Jacob ay sumigaw. Aking mabuting anak, ikaw ay nanaig sa puso ng iyong ama na si Jacob. At niyakap niya siya, at hinalikan siya ng sa loob ng 2 oras. 2 oras ha? Iyakap niya si Jose, hinalikan sa loob ng 2 oras. Natuwa siya, buhay pa ang anak niya, gobernador pa sa Egypt.
Gano'n nga, ano? Yakap sa dalawang oras yan. Ano ko? Buhay ko pa na. Namatay tuloy si Bila, si Dina dahil sa'yo. Nalungkot sila, na-stray sila dahil akala na patay ka. Mabuti na ako hindi namatay. Nalungkot, nagkalag na tao. Buhay ko pa na, gobernador pa dito. Ano? Dalawang oras yan, ha? Sinasabing sa iyo ay matutupad ang propesya ng langit hingil sa kordero ni Alhayam. Ang tagapagligtas ng mundo. Pisikal yung tagapagligtas yung pagkain yun eh. Pero tinutukoy doon yung sumasyaya kaya was na everything. At ang isang walang kapintasan ibinigay para sa mga taong makasalanan. At ang isang walang kasalanan ay mamamatay para sa taong makasalanan sa dugo ng tipan para sa kaligtasan ng mga hintil at ng Israel. Yasherala ay lilipolin si Belial, si Satanas, si Gadriel, si Gad at ang kanyang mga lingkod kasama na si Mastima. Lahat si Samael, si Dikon, Asbel, Pininwi, Kasadya, Satanel, Asasir, Siniasa, sila lahat, nilipulin na. Bilyar sila. Yan. Ang nangyari kay Jose, siya po ang type ni Hawashay. Si Jose ginamit para maligtas ang buong mundo sa gutom. Si Hawashay, maligtas ang buong mundo ng mga hintil at mga Yasherala, lahi ng Israel, para sa kaligtasan sa buhay na walang gan. Tignan natin ha. Hebrew chapter 9 verse 12. Dito sa Tagalog. Isang bisis lang pumasok si Masyayak sa dakong kabanal-banalan at sa patayon. Hindi siya nag-alay ng dugo ng mga kambing at ng guya, kundi ang kanyang sariling dugo upang tayo ay magkaroon ng walang hanggang katubusan. Masyayak entered the Holy of Holies once, only once, and that was enough. He did not offer the blood of God and calf, but his own blood, that we might have eternal redemption. Sa spiritual salvation, Masyayak Yahawashay, sa physical salvation, si Jose, nagligtas sa gutom ng 7 taon sa buong mundo. Ito pa, Hebrew 13, 11 to 12. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pare sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinunog sa labas ng bayan. Gayun din naman, namatay si Hawashay sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Salvation only Masyayak Yahawashay sa ating kaluluwa. Pero yung panahon sa 7 years na famine, ang salvation doon to be led by Joseph, ang ating grand lulo. Siya, nag-imbak siya ng pagkain ng sagana, 7 years sagana, inimbak niya. Pagdating na 7 years, tagutong, may stop. Save ang buong mundo. Ganoon ang ginawa. Aaway din tayo. Aaway tayo. Dahil buti-buti mo, Yahawashay, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang gaan. Minsan pa, kay buti mo, Yahawashay, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw ay laging tapat kong magmahal. Ha?
ang iyong gawa ay magpapalain na. Inukurin, sinasamba kita. Kanilang gawa siya ay naalahaya. Tunay niya'y walang katulad. Tunay nga niya'y di nagbabago. Mabuting alahayang nasa atin, sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo yahawa siya sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Inukuris, sinasamba kita. Nakilang yawa siya'y naalahaya. Tunay nga ika'y nagbabalwa. Tunay nga ika'y nagbabago. Mabuting alahayang na sa amin ay nagmamahal. Inukurin, sinasamba kita. Nakilang yahawa siya'y naalahayan. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting alahayan na sa amin ay nagmamahal. Mabuting alahayan na sa amin ay nagmamahal. Mabuting alahayan sa amin ay nagmamahal. Tayo manalangin. Aba Yahawa Alhayam, salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng kalakasan upang magpatuloy kaming mamumuhay ayon sa iyong kalooban. Iwas sa kasalanan sa ginawa ni Robin na pakiapit, silipingan ang asawa ni Jacob na isang karumaldumal at kasuklam-suklam na gawain. Salamat din na si Jose ginamit mo dahil sa gutom ng 7 taon ay naligtas at ito'y kapariho ni Yahawa Shai na nagkatawang-tao si Hawa para maligtas ang sangkatauhan ng mga pinili mo before the foundation of the world, mga Hebrew at mga Hintel, ay magkaroon ng kaligtasan sa mga pinili, chosen before the foundation of the world. Salamat po, Masyaya at Yahawa Shai. Nagaligtasan, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang tagapaligtas na si Hawa, nagkatawang tao. Masyayate, Hawa, siya. Dati, masabi ng yaman. Yaman. Para daw ay.